The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Anyways, natatao naman Ted, ano, itong topic natin. Parang makakala ng tao, nag-uusap tayo sa ginagamit kong verse. Hindi po, ano. Pero sakto to Ted. We're talking about lesson sa mga puso natin, ano. Yung hindi po sa physical na puso, pero yung ating spiritual. Ito po yung mga lesson na makasisira sa pagkatao natin at kaluluwa. Pag-uusapan natin today ay ang lesson na greed. Hindi po yung greed 1 or greed 2. Greed, kasakiman. Okay, very common to. Again, iba-ibang level lang. May greed 1, may greed 2. Pero sabi po sa mga Hebreo 13:5. Okay, Hebrews 13:5. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Alam mo, Chuck, we live in a society na we no worship kasi yung success ba? Yung goal sa buhay is to have a happy, comfortable, good life. Wala namang pumasama ron. Nagiging problema lang pag gusto mong magkaroon ng ganon at all cost. Wala kang sinisino, papatay sa kalaban sa politika, magnanakaw, gagawa ng illegal, doon lang nagkakaproblema. Nagdulot kasi ito ng pagiging alipin natin minsan sa pera, material na bagay, power. Kaya sabi po sa Biblia, for the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi po money is the root of all kinds of evil, the love of money. Ito po kasing kasakiman, bumubulong to sa mga tenga natin na mas magiging masaya ka pag marami kang pera, marami kang posisyon, mas marami kang connection. Pero alam natin hindi totoo yan. Di sana wala nang malulungkot na mayayaman tao. Mas marami pang depressed na mga milyonaryong tao eh. So nagki-create po to ng discontent sa kayong growing desire ba to do whatever it takes basta ma-retain ang position, magkaroon ng possession, at magkamal-kamal. Kaya sabi sa Bible, huwag kayong magtiwala sa riches. It's so uncertain. Now, ito po yung dapat nating tatlong gawin. How to overcome greed. Number one is stop comparing. Huwag yung tingnan kung ano yung meron yung iba. Okay? Kung meron ka, enjoy ka lang doon. Okay? Because number two, okay, be content with what you have. Una, huwag kang tumingin sa kung ano yung meron yung iba. Pangalawa, maging kontento ka. Maging focus ka kung ano yung meron ka. At number three, be generous. Ito po ang panlaban sa kasakiman. Maging generous ka without looking to get something in return. Kasi iba generous pero naghihintay ng kapalit. Hindi generosity yon. Greed pa rin yon. Okay? Maging generous po tayo without delay and without restriction. Basta tumulong ka. At ang ganda naman po ng pangako as I end in prayer. Ang ganda ng pangako at napatunayan ko to over and over again sa buhay ko. Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ang pangako po niya ay presensya niya in the midst of trying times, in the midst of parang kakulangan, hinding-hindi niya po tayo iiwanan. Magdasal po tayo. Panginoon, again, Lord, mahirap tong ipamuhay, madali sabihin, mahirap gawin. Pag nasa harapan na namin opportunity maging sakim, maging greedy, minsan, Lord, kinakagat na namin. Pero, Lord, yung effect na to ay napakalawa, katulad ng dinidiscuss nila Chacha kanina. Konting tao na greedy, mga LGU sa baba na itong GU Reserve ang magdadanas ng hirap. Kaya Panginoon, dinadalangin lang namin na sa iyo kami tumingin for our provision, na hindi naman namin kailangan ng kamal-kamal na pera at posisyon dahil Lord, life is short. At hindi naman Lord, nasusukat ang kabuuan ng aming buhay sa aming ari-arian. Kaya Lord, salamat po dahil alam namin yung contentment only comes from you. Na pag kami may Diyos, kami ay kontento. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa pagkakataong ito na aming makaugnayan sa Brad Jeff sa aming programa. Lord, alagaan niyo po ang lahat na nakikinig ngayon sa amin. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Panginoon, guide us through our mission today. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen.